Probable kikitain with this movie. The three lead actors. Yes. Miss Jen, depressure ba? Kuya si Miss Jen. Excited. Mas maganda yung ano, hindi mo iniisip yung kikitain. Ang unang gusto lang namin mangyari ay maging masaya at matuwa ang mga tao paglabas ng sinihan. Ma-in love sila, matuwa sila, tumawa sila, di ba, maiyak sila. So yun yung gusto namin, magandahan yung mga tao. Lumabas yung pamilya sa sinihan na may kontento, masaya sila. This is not your first time? Ever, no? Miss Jen? Hindi naman. Hindi naman, okay. Miss Ai, expectation, pressure? I don't feel any pressure right now. Hindi, ako, tama yung sinabi ni Jenny na lahat kami ay gusto namin magpasaya sa Pasko. Showbiz answer. Joke lang. Joke lang. Ang totoo talaga, gusto ko mag-number one kami para yung boss natin. Pabigyan kami ng bonus. Yun ang totoo ang buhay na sagot. Wala yung problema ka. Yun talaga. Ano naman kami dyan? Siyempre, close ko ko Martin, Arian. Ito lang, user na rin siya, director and lead actor. Palitan kaya natin mind mo para maging masaya tayo. Kuya, pressure ka ba? Wala. Kasi, siyempre ako nag-edit, ako nakakita ng buong material. Honestly, sobrang excited na excited ako. Kasi kung Every time naman kumagawa ako ng project o ng pelikula, ayoko kasi na nanilisappoint yung mga tao na parang lulukuhin mo sila sa promo, di ba? Tapos hindi ka proud after. Doon makikita mo yung nervous. Ako honestly, sabi ko nga, hindi man kami siguro enough dahil wala kaming kakopro na Star Cinema or Viva or kung ano mang malalaking mga film outfit. Proud ako kasi ang hinihintay ko yung after mapanood to ng mga tao. Kasi kumpiyansa ako doon sa proyekto sa material namin. Kasi alam namin na nung ginagawa namin yung pelikula, ang iniisip namin yung mga manonood. Hindi para makipag-compete kahit sa kaninong pelikula. Honestly, masaya kami and then proud kami na halos lahat ngayon ng mga pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival ay lahat magaganda. Kumbaga parang ang iyahandog natin ngayon sa mga tao ay magagandang pelikula at alam po namin sa sarili namin na isa po kami doon. Kaya sobrang po kami proud at hindi namin pressure para sa Metro Manila. Thank you, Sean. Okay, the next set of questions will come from Chad. Si Chad Solis. Ilan ang subscribers mo? 300,000 na ba? Yes. The question for is for Miss I, Jen, and kay Sam. How does it feel working with the primetime king kay Coco Martin? Okay. First, Sam, is this the first time working with Kuya, with direct Coco? Actually, it's not my first time working with Coco. Our first project together was Idol, noong 2008. Okay, parang medyo matagal na. When I was offered this role, hindi ako nang dalawang isip. Of course, Coco Martin yan, and there's a reason why he is where he is right now. He is by far one of the hardest working people sa showbiz ngayon. And yeah, it's such a fun, exciting project, and yeah. You had fun working doing this? Yeah. Alright. I definitely did think about it. Thank you, Sam. Miss Jen, working first time? Hindi rin ito yung first time. First time was 2007. No way! Oo, sobrang tagal na. Hindi film ito, NARS. Yun yung unang beses na nakasama ko si Mr. Coco Martin. Tapos ito. Ang tagal bago nasundan, pero sobrang saya ko nung isa ko sa mga napiling cast dito sa Triple Trouble. More than a decade na pala yung last time we worked together. Yes. Alright. Si Miss Ai naman. Is this your first time, Miss Ai? First time as actor. Pero parang close to you, no? Ni Kuya, ever since. And first time as a director. Okay. Siya nakatrabaho. Siya ang dahilan bakit bumalik ulit ako sa gym para makakope up ako sa energy niya. Kasi hyper to eh. Pag sinabi niya 5 o'clock on the set, 5 o'clock nando kami lahat. And ako masaya ako as artista. Kasi syempre sa dami na nagawa ko pelikula, natutuwa ako kasi pag sinabi niya 5 o'clock on the set, mag-makeup lang kami tapos game na agad. Kasi usually pag 5 o'clock, edges lang yun. Ano yung mga 7, 9,
Minsan nga, hapon na lang, doon pala nakatendo pa rin kami. Pero ito pag sabi ng live, five talaga, mag-work na kami. Kaya ang happy-happy na rin kasi pagkatapos nun, uuwi na kami. Yay! Okay. Alright, thank you, Ms. Ayat. Chad, any more questions? Okay. Si Glenn, si Bonga, may set of questions or wala? Meron na? Can we give the mic? Ayan. Ang generous naman, Ms. Ay. Parang dalawa lang yung nag-work eh. Ay, no. Sinisinok yung iba. Sige, Glenn. Ayan. First of all, congratulations sa panibagong magandang pelikula na naman yung mapapanood sa Philippines. Toko, kasi bago itong press con yun, nauna na si Vice na mag-press con. And may sinabi siya doon na nagkausap kayo bago pa yung lahat. Totoo ba na pumayaw ka na first runner-up lang? And if you, wala kasi akong issue about dun sa ano eh. Sino yung number one, sino yung number two. Di ba parang iisipin mo pa ba yun sa dami ng ano? Basta sabi ko nga, siguro naman dapat kinakabahan ako ngayon or alam nyo na ano. Ngayon, excited ako kasi alam mo, pag alam mo yung maganda yung produkto mo, excited ka i-announce sa mga tao. At confident, di ba? Ako, ang sabi ko na parang, kung ako tatanungin, na siyempre gusto ko, sige na, okay na, kahit anong pang number pa kami. Basta ang importante, alam ko, na pagkatapos na itong Metro Manila Film Fest, alam ko, proud ako sa ginawa ko. Lalo na ako nag-direct, saka ako nag-sulat, tapos kami, ako nag-produce, at alam ko hindi ako napahiya sa mga co-actors ko. Kasi artista rin ako, alam ko pag pangit yung pelikula ang ginawa ko, parang ang lungkot after, and then hindi ka na nila gusto rin makatrabaho. Eto, proud ako. Kaya confident ako. Do you agree sa sinabi niya na kumbaga every Christmas? Wala ko si Vice sa movie! Apo, parang may obligasyon lang kayo. Sa side niya naman eh, yung obligasyon kayo sa madlang people na pasayangin na ang mga madlang people sa pasayangin. Opo, kasi ginagawa naman natin to para sa mga tao eh. Unang-una, syempre, sabi ko nga po, sana yung ibabayan po ng mga tao. Sa hirap ng buhay na dinadaanan natin ngayon, sulitin natin yung ibabayan. Yun ang pinakaunang-una, nasisiguraduhin natin na lalabas sila sa sinya na masaya sila at sulit yung binayan nila. Kasi sa hirap siguro pinagdadaanan natin ngayon, minsan ang mga Pilipino isang beses na lang manood ng pelikula sa isang taon dahil sa mahal. Magko-commute ka, papamasahe, kakain kayo, babayan ka, di ba? Napakaswerte na may isama mo yung pamilya mo para makapanood eh. Pero dapat, ngayong Pasko at nakagawian na natin yun, sulitin natin yung ibabayan nila. Yun ba? Tapos siyempre kayo yung tatlo, lahat kayo may kanya-kanyang titles sa showbiz. How do you feel na kinikerry niyo yung mga titles na yon? And ngayon nagsama-sama yung mga titles, kumbaga, yung mga hari at reyna dito sa Triple Trouble. Miss Ai, may issue ka ba sa titles? Na ang tagal na yan, Comedy Queen. Sa dekada na yan, di ba? Oh, alam mo kasi yung title lang naman yan. Nagpapasalamat kami na binigyan kami ng sambayan ng Pilipino na meron kaming ganung titulo. Pero sa totoo lang, importante talaga. Paglabas, kagaya ng sinasabi ni Baby Boy, na paglabas ng mga tao, nakangiti sila at pinag-uusapan nila, yung ganda ng movie, no? Manood tayo ulit. Kaysa naman yung, pangit itong Pilipino, huwag na tayo manood yan, bonita. Di ba yung parang, hello, comedy queen, tapos gano'n. Oo, wala na, nabudol-budol sa mga toots, mga scammer. Mga pangit, at least kami, talaga tama yung sinasabi niya. Maganda yung pelikula, nakakatuwa, masaya, and yung buong sambayan ng Pilipino matutuwa dun sa pelikula namin. Kasi bukod sa comedy, colorful siya. Tapos, yun nga, nandun nga si Baby Boy and of course, our ating ultimate star. So, lahat ng mga tao dun eh, kumbaga, yung sangkap dun ay pinaghirapan namin lahat ng mga cast na nandoon. Hindi lang kaming tatlo. Jen? Pasok! Pasok! Bonus na yan! Yung mga tintawag or mga names, sa totoo lang po, hindi po talaga ako komportable, pero nandiyan na yan at binigay nila yan sa amin. So, thank you. At may konting pressure para sa amin, pero ginagawa namin lahat yan para, syempre, para sa mga tao, para maging inspirasyon. So, pang-inspirasyon yung mga title, no? Ms. Jenna, no? More than the pressure na, oo. Ikaw, Coco. Oh yeah, direct. Ikaw, ang dami mong title. Hindi. Ako, honestly, yung mga title ni Mami ay, yung sa Comedy Queen, yan.
yun yung dahilan kung bakit ko naisip yung proyekto. Kasi una, sabi ko nga, naisip ko yung project. Ang iniisip ko una, artista. Yung naisip ko, sabi ko, sino pa kaya hindi ko nakakatrabaho? Kasi mahilig ako sa combination eh. Okay. Yung parang kapag nanonood yung mga tao na, uy, talaga, mapapanood namin sila. Kasi patulad niya, mag-ibang network kami, from ABS to GMA. Siyempre, gusto ko, kung manonood sila, yung hindi pa nila nakikita o napapanood. Kaya nung nga talaga in-approach ko si Mami Ai, sabi ko, ako talaga na gano'n sa kanya na parang nag-present sa kanya, nagbigay ng kwento, na parang may naisip ako konsepto tungkol sa isang maglalay, ganyan-ganyan. And then after that, sabi ko gano'n, syempre, iba kapag gano'n, kapag nakasama mo ang princess ng GMA, diba? Kasi sa pinakamaganda, pinakamagaling na artista. Kaya, nung nilapitan ko si Jen, kasi nakatrabaho na siya, magkakilala ko na yun. Alam ko yung tao ang lalapitan ko. Saka sabi ko, syempre, in terms of business, kailangan ko sila. Kaya ako talaga yung lumapit sa kanila para humingi ng tulong para mabuo yung pelikula ko to. Tapos talaga inaral namin ang bawat character kung sino talaga yung mga ilalagay namin dito. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ko nga, ako napaka... sobra kong tinatanong na utang na loob na pumayag si Sam na makasama namin sa pelikula nito. Kasi Sam Milbian, para honestly, nagdalawang isip ako na papayag niya si Sam na this time siya yung kalaban namin. Kontrabida. Diba? Siya yung magkukontrabida. Siyempre sa guwapo at ano yung isa, parang dalawang isip talaga ako. Pero nung, yun nga, na-surprise ako nung in-approach namin siya, yung management niya, hindi kami nagdalawang balik para tanggapin niya yung project. Tapos nga dito Joey, sita Carmi, tapos lahat. Yung iba kasing mga kasama ko, libre po yan. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga pelikula ko, basta pakainin ko lang sila, okay na yan. Kaya si Ate Ai, si Mami Ai, si Jen, talagang nung ginawa ko sila dahil alam ko na sila po yung kailangan ko para makagawa ng magandang pelikula. And then after that, tungo namin din o anong konsepto mabubuo namin pag pinagsama-sama po kami. Doon po nag-start ang pelikula. Last question na lang. Ang dami ah! Isa na lang last. Matik na ba? Automatic na ba sa'yo? Opo na. Since ang haba na ng Provincial, 4 years na congrats. Kasama mo rin sa pelikula yung mga cast members din ng ano, mostly. Libre nga. Hindi po kasi, syempre, unang-una, magagaling na actor po sila. Kasi syempre, pag ikaw nag-direct, kung iniisip mo, ayaw mo nang isipin na mag-workshop ka on the set o tuturuan mo pa. Syempre, kung saan ka na mas komportable, kilala na yung ugali mo, alam na nila yung pacing mo. Kumbaga, parang nagkatrabaho ko na kasama ang katrabaho ko, kapamilya ko. Kaya sila po lagi kong kasama sa kahit ano ginagawa ko. Saka ito sila po talaga, maaasahan ko in terms of kahit saan, promo, lahat ng ano, hindi na kami nag-uusap-usap. Automatic na yun na nagkakaintindihan na po kami. Talagang ano, higit pa sa barkada at pamilya during yun po. Okay, thank you. Gusto kong pasagutin yung ano, si Sam, Miss Carmi, Kuya Chong, Miss Bianca and PJ. Yung ano, kasi first choice pala kayo ni Kuya for the role. Nung in-approach kayo, anong feeling niyo na kayo yung pinili ni Kuya, ni Direk Coco, to do the role here? Peach, start with you. Although kasama kayo sa Provinciano, pero may special role siya sa'yo binigay this year. Masaya po siya, pero parang every year na makatrabaho si Coco. Thank you. Hindi ko ako libre, so thank you. Of course, I don't believe it. Hindi ko ako libre. Napudol mo yata si Kuya. Kasi from TV to movie. Hindi, ako po lumapit sa kanya. Totoo, ako po lumapit. Kasi syempre sabi ko, Kuya, gusto ko lang makasama sa mga project yun. Syempre, laking pasalamat ko. Kasi first MMF field ko po. Ah, first time! Yes, first time ko po. So, Kuya Chong. Sa akin naman po, nakita may passion ng kaya ko para bumuha ng pelikula, umanatili, mag-isip. Hindi naman talaga isip na hindi. Kasi hindi talaga parati, oo, dahil bukod sa Coco Martin yan, at alam natin na hindi gagawa yan na hindi basta-basta. At saka ano, parang naging naisip ka for the role, nakakatuwa. Kaya kaya maraming salamat, naalala niya ka din. Para nabigyan din ako ng kumyasi dahil naalala kami ng isang Coco Martin. Although napaka-busy mo, 2019 has been a busiest year for you, Kuya Chong. Ano? Mahal na tuition fee. Ay, what? Carmi, please. Nung in-approach ka to do the role, which is yung kontrabida ba? Oo nga, hindi. Medyo ikukwento ko lang. Kasi nung Mexit ako noon sa Provinciano,
hindi ako personally nakapagpasalamat kay Direk Coco. Eh, naiyak po ako dahil sobrang gustong-gusto ko talaga sa probinsyano. And then, nung tinawagan ako for this movie, tuwang-tuwa talaga ako na makakatrabaho ko siya ulit. Actually, pangatlo ko ng pelikula sa kanya. MFF. Panday at saka Kungsoy. Taong-taong naman pala. O, oh, diba? So, okay. At may bayad din po ako dito. Of course. Okay, thank you, Ms. Carly. Sam, may kinento si Direk Coco kanina na medyo natakot siya na hindi mo tanggapin. Natakot siya? Natakot siya when he learned na tinanggap mo. No, of course, like I said kanina, hindi ko nagdalawang isip na natanggapin yung role. I mean, you put Coco Martin in the movie, you know it's gonna be a successful movie. And appreciate ko na si Direk Coco nag-offer yung role sa akin. Coming from yung halik na role, na successful na kontrabida, he wanted me to also be kontrabida sa role na to. So, yeah, I was really excited for doing the project. Pero natuwa ka, kaibang kontrabida yung ginapala mo sa movie nito. And not only kontrabida, parang love interest ko rin si isang role ni Coco. Oh my God! Paloma! Magkalang interest kayo nung sa mga anak. May mga scenes kami na nakakatawa. Actually, first shooting day pa lang. First shooting day pa lang. Oh my God! Nakapaloma na siya. So, nagulat ako na yung ko, na-direct ko ako. So, ang saya sa set din. Ang saya. Oh, spoiler, pero it's okay. It's a good spoiler. Ay, sorry. It's okay. Sorry, Direk. Thank you. Okay.